Hello mga kodoks, kumusta na po kayo? So, after ng Club 2 ko noong Saturday, dumiretso na ako sa pagtatrabaho. Start kahapon, the other day, Monday. Tapos nag-start rin ako ng aking clinical observership. So, para ito siyang clinical attachment. Ang term lang ay observership dahil wala pa akong GMC registration. So, kailangan ko munang makuha yung result ng Plab 2 ko, which is lalabas next month, first week. Hopefully, pumasa tayo dun. At hopefully, makapagtrabaho na agad as doctor. So, ikikwento ko lang sandali kung ano nangyari sa akin sa observership ko ngayon. So, maganda naman yung observership ko. Nag-start kami ng may nag-lecture about common illnesses ng mga pediatric patients like Kawasaki. Ano pa ba yun? Meron ding mga meningitis. So, mga common lang na mga disease condition yung diniscuss namin kanina doon sa lecture. So, familiar naman sa akin yung mga case. So, parang naninibago ako kasi mga 1 year din akong hindi nakapag work as a doctor since dumating ako dito sa UK. So napakasaya ko mga kodoks kasi nag-start na nga yung observership ko. So, yung observership ko ay sa neonatology. So, sa mga babies, mga neonates dito lang sa hospital kung saan malapit yung bahay namin. So, na-expose ako dun sa ICU, neonatal ICU, may mga babies, yung mga usual, may mga preterm, may mga twins, mayroong jaundice, yung pagdidilaw ng mga baby, may mga baby na may infection, so yung mga ganun. So, basically, mga common na mga neonatal disease. So, yun, may lecture pag umaga. Tapos, sumunod-sunod lang ako kasama ang mga ibang doktor, mga senior, mga registrar, mga SHO, pati yung consultant. So, basically, para lang akong sumasama-sama sa kanila. Hindi ako pwedeng mag-manage ng patient, hindi ako pwedeng gumawa ng procedure. So, basically, talaga observe. So, okay naman. May naglumbar tap na senior ko doon. So, masaya. Masaya ako na unti-unti na akong na-expose sa NHS or sa sistema dito sa UK. So, yun lang mga kodoks. I-update ko kayo sa next kong clinical attachment na naman. Which is, kasing attachment ko? 1 to 2 times in a week. So, during day off ko lang. So, yun mga kodoks, patuloy pa rin tayong magdadasal para sa Plab 2 result ko at hopefully pumasa tayo at maging doktor na tayo dito sa UK. Bye mga kodoks!